Yo, what's up, what's up? It's me again, Billy Jack Sanchez. You wanna know why, yo? So, ang content natin for today, guys, bakit may mga mayayamang taong mata pobre? Bakit may mga feeling mayaman na mata pobre? At bakit gustong gusto nilang binubuli ang mga mahihirap na tao na katulad ko? Okay? So, pagpasensya nyo na, medyo naging irate ako, mataas ang emosyon ko nung nagbablog ako dito at ina-explain ko ang side ko kasi nasaktan talaga ang feelings ko, guys. So, hindi ko naman sa kinakahiya na mahirap ako. Okay? Pero hindi rin ako proud of it. Wala ka dapat ika-proud kung ikaw ay mahirap. Pero dapat mo itong tanggapin sa iyong sarili. Accept, di ba? So, yun lang nga, guys. Bakit kasi may mga mayayamang tao na hindi marunong rumispeto? Hindi porket kayong mga mayayamang tao ay nabibili nyo ang mga gusto ninyo, nakakain nyo ang mga masasarap na pagkain, eh may karapatan na kayong hindi rumispeto at basusin, yurak-yurakan at tapak-tapakan ang pagkatao ng mga mahihirap na tao. Okay? Yun lang ang gusto kong i-point out. At saka, kung may nakita kayong bagay na mas nakakaangat kayo bilang mayaman, hindi nyo na kailangan ipamukha sa tao pa na kayo ay mayaman. Okay? Maging humble din kayo, guys. Kasi, kami mga mahihirap na tao, eh, marunong kami magtiis, magsakripisyo, at magtipid kahit papano. Ha? Kung kayo, kaya nyong waldasin ang libu-libong pera ninyo na nasa bulsa ninyo, well, kami, pinagtitiisa namin at binabudget lang namin ang mga kaya namin sa pang-araw-araw para kami magpatuloy pa hanggang sa kinabukasan. Ha? Medyo talagang tinamaan ang ego ko dito eh. Hindi talaga ako namamansin ng mga negatibong komento sa Facebook pages ko o anything pang babash. Pero medyo naging interesado ako para pag-usapan tong bagay na to ngayon dahil pagkain lamang ang gusto kong i-vlog nung kahapon dahil nakabili nga naman ako ng pagkain for worth 120 pesos, miswa, carrots, bell pepper, 2 patatas. Tapos yung Hokkaido, stock ko pa noon. For 120 pesos, yun lang yung nabili ko. Imagine, hindi ka tulad dati na may 120 pesos ka, makakabili ka na ng 1 kilong baboy, solve-solve ka na. Kumbaga, eh, talagang yung 1 kilo mo, kung 3 tao lang kayo sa pamilya, hanggang kinabukasan nyo pa. Diba? Napapaisip lang ako, bakit nagmamahal na ang pagkain sa panahon ngayon, which is, yan ang number one na kailangan ng tao. Okay? Para masustain niya ang kanyang pamumuhay. Yun lang. Tapos magkakaroon ka ng mga masasamang komento mula sa mayayaman, nadugyot ka, huwag ka na lang kumain, para hindi ka magreklamo, mataas na mga bilihin. Guys, hindi sapat na kadahilanan yung mga binabash nyo sa akin at pagiging toxic nyo. Nagtataka nga ako, paano kayo naging mayaman kung ganyan ang mentality ninyo, napaka-negatibo at sobrang toxic ninyo. Diba? Sakit na lang sa ulo. So, ito lang ang gusto kong sabihin. Bilang kayong mayayaman at gusto kong magkaroon naman kayo ng respeto sa aming mahihirap na tao, at gusto kong i-point out na tayo pinanganak sa mundo bilang magkakapatid. Okay? At pantay-pantay tayo sa paningin ng ating Ama. Okay? Sa ating Diyos Ama. At gusto ko lang sabihin sa inyo na bilang magkakapatid, we are the stewards of each other. Kumbaga, papangalagaan natin ang bawat isa. Aasahan natin ang bawat isa. Dahil sa mundong ito, wala nabubuhay para sa sarili lamang. Diba? Nabubuhay tayo dito sa mundong ito para magtulungan. Ewan ko ba bakit masyado na tayong kinain ng hatred, toxicity, and negativity. Diba? Kung i-broaden up lang natin ang ating pag-iisip, ang ating mindset, ang daming magagandang bagay sa mundo na kailangan natin i-spread kaysa sa mga negative things, di ba? Tsaka, you are your brother's keeper. What I mean is that, pagtiwalaan mo ang kapatid mo. Pag sinabi kong kapatid mo, pagtiwalaan mo, yun ay pagiging makakapwa-tao mo. Okay? So, to cut the long story short, okay? Meron akong sticker dito. This is my original copy. You wanna know why? Let love seize the day. Okay, so mamimigay ako nito around Angeles City.
I hope you will be the lucky one, okay? So, pagpasensyahan nyo na tong video na to, dyan ngayon sa mapapanood ninyo, talagang tinamaan lang ako ng ego ko. Pero hindi ko gustong ipamahagi ang pagiging violenteng tao, galit sa puso. Hindi ko gustong ipabahagi yun sa inyo. Kundi, gusto ko lang naman imulat ang inyong kaisipan na kailangan natin maging sensitibo sa mga bagay na lumalabas sa ating mga bunganga. Okay, so, peace out, yo! Let's start the video. So, what's up, everyone? It's your boy, Billy Jack Sanchez. You wanna know why, yo? Medyo galit lang ako, no? Kasi nasaktan ako sa mga salita na mga natatanggap ko mula sa social media, lalo na sa Facebook account ko, na nanggagaling pa sa mga mayayaman at feeling mayayaman. Ha? Grabing insulto, lalong-lalo na sa vlog ko kahapon na nakabili lang ako ng worth 120 pesos na pagkain na miswa lamang carrots, patatas, at bell pepper at Hokkaido sa buong araw. Bakit kayo mayayaman? Kaya nyo bang kumain ng pagkain ng mahirap, ha? Para yurak-yurakan at tapak-tapakan nyo na lang ang pagkatao ko na bilang mahirap ako? Well, hindi ko kinakayang mahirap ako. At least hindi ako nagbabalat kayo para magmukhang mayaman sa harap ninyo, ha? Magkaroon naman kayo ng konting delikadesa at maging edukado naman kayo at marunong rumispeto sa mga tulad ko dahil tao din lang kayo, ha? Pinanganak tayo sa mundong ito na pantay-pantay sa mata ng ating may kapal, ha? Walang nakakalamang sa atin. Tandaan nyo yan. Okay, ang tunay na kayamanan ay nanggagaling sa busilak na kalooban. Yan ang gusto kong ipunto sa inyong mayayaman. Ha? At saka maraming mayaman din dyan na nagsimula sa kahirapan. Okay? Hindi ko kasalanan na pinanganak ako mahirap. Okay? Pero magiging kasalanan ko pag mamamatay ako bilang mahirap. Okay? Kaya huwag kayo masyado dyan, ha? Imbis na bigyan nyo ako ng mga advice na magaganda na palakasin nyo ang loob ko para hindi sumuko sa buhay. Anong ginagawa nyo? Tinotoxic nyo ang isipan ko at masyado kayong negatibo. Ha? Ganyan ba magpayaman? Ang maging toxic sa tao? At hilain pababa kahit na nasa baba na? Well, sabihin ko sa inyo, ang taong nasa baba, hindi nyo na mahihila pababa. Kayo ang bababa dahil kayo ang pumipili tumilebel sa aming mabababa. Ha? Tama na. Porket mayaman kayo at nabibili nyo ang mga gusto nyong pagkain, eh, may karapatan ba kayo para bastusin na lang na ang aming pagkatao bilang mahirap kami? Hindi. Hindi tama yon. Ha? Tama na ang pagiging mayabang. Okay, ako maangas lang ako pero may mabuti akong kalooban. Tsaka ito ang sinasabi ko sa inyo. Pag ako naging mayaman, makakatulong ako sa karamihan at sa ating bayan. Hindi ko katulad yung mayayaman, kuripot pa sa ating bayan. Diyos ko, nakakasakit kayo ng loob, ha? Good job. Good job. Tinamaan nyo ang ego ko. Dahil alam ko, mahirap ako, eh. Tanggap ko na nga yun, eh. Bakit ipapamukha nyo pa sa akin, ha? Kaya nga nagsusumikap ako para gumana ang buhay ko, eh. Sobra kayo, ha? Hindi maganda yan. Pangit na mentalidad yan ang ini-insist nyo sa mga tao at tinatanim nyo sa mga isipan ng mga tao, ha? Dapat tayo magmahalan dito, ha? Magtulungan. Hindi tayo maghilaan pababa, ha? At saka sa mga feeling mayaman dyan, ha? Huwag naman kayong social climber, ha? Okay? Alam ko naman talaga, yung iba, pakul lamang. Huwag naman kayong magpakul, huwag kayong maging wannabe. Tanggapin nyo kung anong meron kayo at magpakasaya kayo kung anong natatanggap ninyong biyaya, ha? At saka sa mga tulad ko, mahihirap, ha? Makinig kayo. Mahirap man ako. At yun lang nakayanan ko kahapon, I'm just living by my means. Pag sinabi ko I'm just living by my means, marunong akong magtipid, magsakripisyo at magtiis, okay? Dahil hindi iisa ang araw, matuto tayong magtipid ng pera, ha? Kung ano lang ang ating kaya, yun lang naman dapat ang ating gastusin. Hindi na tayo dapat sumusobra. Matuto tayong mag-budget sa ating araw-araw. I-prioritize natin ano ba dapat nating paglaanan ng ating pera. At yung susobrang pera, itabi natin at ipunin at palakihin, at pag lumaki, matuto natin itong patubuin, ha? Para hindi tayo inismol ng mga mayayaman na yan, gumaan ang ating kabuhayan, ha? Well, hindi ko i-flex, ha? Medyo naabala ko na tong tao, ha? Ako, naabala ko tong si kuya. Nakita ko kasi siya namumulot ng basura. Naawa ko, eh, ha? Kahit mahirap ako, marunong ako magbigay sa tao, ha? Hindi kasi ako sakim, hindi ako ganid, ha? Hindi ako madamot na tao, kahit walang-wala ako. Pag nakita ko ang isang tao nagsusumikap sa buhay niya, nagiging proud ako. So kuya, ha, pasensya na, inabala kita. Ayan, ayan si kuya. Ayan, oh, namumulot siya ng basura. Pakita ko lang, oh. Ayan, oh, nakita niyo yung bag na yan, guys. Gaano kahirap ang buhay, ha? Tapos kayo mayayaman, light-lightin niyo kami. Hindi naman maganda yon. Well, kaya matapang ako, wala akong ginagrabyadong tao, ha? Yan ang tandaan niyo,
At proud ako na pumapatas ako sa buhay. Kaya ito, kuya, para sa'yo. Tanggapin mo. Okay? Maliit na bagay lamang yun. Inabot ko. Para may pangkain na si kuya. Ha? Kuya, magpakabait ka. Thank you so much sa oras mo. Pwede bang pakisabi, let love seize the day? Hindi ko kaya. Sige, let... Let... Love... Love... Seize... The day. The day. Okay. You wanna know why? Ganon. You... You... Wa... Wa... Na... Na... Know... Know... Why? Yo, peace out, yo. Pakabait ka, kuya. God bless you. So, yun guys, ha. Hindi hadlang ang pagiging mahirap para makatulong sa kapwa. Ha? Kayong mga mayayaman, eh, ang lakas nyo pang manginsulto at manlait. Hindi nyo naman kayang tumulong sa mga kapwa ninyo. Diyos ko, buisit kayo. Ha? Pinainit nyo na naman ang ulo ko. So, this is Billy Jack saying, let love seize the day, don't hate, spread love and educate. At nakaistorbo pa ako dahil magne-negosyo si brother. Tingnan nyo, nagtatayo siya ng stand niya. Okay? Salamat, salamat bro. Yon. Buisit kayo, ha? O, oh, ayan o. Oh. Tingnan nyo si kuya, Diyos ko. O, oh, o. Oh. Kaya naawa ako eh. At least, di ba? He's trying his best. Tignan nyo naman, guys, okay? At least nakatulong ako sa tao. Yo, God bless you, man. God bless you.